Kilala si Coach Yeng Giao sa husay at galing ng tila ba pagsipat sa totoong potential ng isang basketball player. Popular sa pagpapalabas ng tunay na laro ng isang PBA player, ay may mga binitawan naman si CYG na tila ba nagpabebe wave sa kanya sabay sabing, "Coach, kami nga pala ang sinayang mo." Maganda ang ipinakita against Yeng Giao at sinabi pang feels good to beat my old team ay nilinaw naman ng Fairy Mentor na I totally have no regrets. Pero bago tayo magsimula mga ka-dribble ay ipapakilala ko lang sa inyo itong 1xBet. Dito ay pwede kang tumaya sa PBA at NBA at napakadali lang. Click nyo lang yung link sa baba at huwag kalimutan ang promo code na BACE. At pwede ka nang makakuha ng up to 7,000 pesos bonus once nakapag-deposit ka ng at least 50 pesos. GCash lang ay pwede ka nang mag-cash in at cash out, kaya register na sa 1xBet. Kagabi ay tinalo nga ng Converge ang NLEX sa score na 112-108. Ay malaking bagay nga ang damage na ginawa ng dating mga taga NLEX na sina Tyrus Hill at David Morrell. Kumamada nga ang rookie at 6'5 high flyer na si Tyrus Hill ng 18 points, 7 rebounds, 3 assists at may pabonus pang alley-oop dunk. Ang dati namang NLEX bench player na si David Morrell ay tumikada ng 21 points, 3 rebounds, 1 assist at 2 block shots. Sa nagdaang 2022 PBA draft ay kinuha nga ng NLEX si Tyrus Hill bilang kanilang 7th overall pick. Samantalang 20th overall pick naman ng NLEX noong 2021 PBA draft ang sinabi nga ni CYG na pwedeng maging steal of the draft na si David Morrell. Athletic at mga high flyers man ay ilang araw nga lang matapos ang 2022 PBA draft ay pinakawala na kaagad ng NLEX sina Hill at Morrell. Tila best game man ni Hill ay nilinaw naman itong wala siyang masamang tinapay kontra NLEX at iginit na wala siyang dapat patunayan. Dinagdag pa ni Tyrus Hill na dahil na-trade kaagad ay wala nga itong nakasama sa NLEX at dinagdag na gusto niya lang manalo para sa Converge, mga fans ng koponan at para sa kanyang pamilya. Pabiru namang humirit si Hill na kung meron mang gustong may patunayan kontra NLEX ay malamang ang 6'4 na si David Morrell na iyon. Inamin din naman ni Morrell na dahil kalaban ang NLEX ay nagkaroon siya ng extra motivation at sinabi pang, "It just feels good to beat my old team." Tila statement game man ay nilinaw naman ni Morrell na nilalaro niya lang din naman ang laro niya at dinagdag pa na feeling niya kailangan niya pang umiscore ng marami o makatulong sa Converge sa mas maraming paraan. Impressive game at nanalo pa kontra NLEX ay sinabi naman ni Coach Yeng Giao na no regret sa mga galaw niya, lalo na sa pag-trade kay David Morrell. Dinagdag pa ni CYG na wala itong pagsisisi dahil alam niyang noong binitawan niya si Morrell ay win-win situation para sa kanilang dalawa. At iginit pa na ang desisyong pakawalan si David Morrell ay makakabuti sa amin, makakabuti din sa kanya. Bagamat masaya man sa pag-angat ng laro ni David Morrell ay nilinaw naman ni Coach Yeng na hindi sapat na panukat ang 1-2 games. At tignan natin after 6 months o 2 years kung tama ba ang desisyon ng NLEX na bitawan ang 6'4 Phil Am. Hindi man nag-shine sa NLEX ay sinabi naman ni David Morrell na nag-uusap pa din naman sila sa mga warm-ups at iginit na good terms pa din sila ng kanyang former team. Ikaw ka-dribble, tingin mo sa mga susunod na taon, magiging solid players ba ng Converge itong sina Tyrus Hill at David Morrell?